Magandang araw po mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din naman po sa labas ng Pilipinas sa ating mga Pinoy OFWs. Diyan po sa Asia, sa Europa, sa Africa at sa Estados Unidos. Mabuhay po sa inyo lahat. Ako po naman si Ricky Rivera at narito po ang mga maiinit na pinag-uusapan po dito sa ating bansa sa kasalukuyan. Unang-unahin po natin no, yung patuloy pong pagbaha at pag-landslide dito po sa Mindanao, lalo tigit po dito sa Davao de Oro, sa Northern Mindanao at sa Caraga. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, may gita 738.6 na milyong piso na po ang tinatayang mga nasirang mga kabahayan at mga ari-arian dulot po ng dumaragasang pagbaha, pag-ulan at mga landslide dito po sa Mindanao. Mahigit 1.3 milyon na pong mga kababayan natin ang apektado dito sa nagaganap na landslide at pagbaha po doon. At batay po dyan ay mahigit 11 katao ang nasugatan at 20 naman ay nawawala. Dito naman po sa naging landslide dito po sa Davao de Oro, base po sa bagong tala ay may gita 37, pero sa iba po mga kababayan ang tala ay may git 56 na po ang namatay dahil sa landslide sa barangay Masara sa Maco Town. Samantalang 32 naman pong mga Pilipino ang nasugatan at 63 pa ho ang nawawala. Okay? So, ito pong nasabing landslide dun sa Maco Town dito sa barangay Masara ay ang nangyari po doon kaya maraming namatay sapagkat yung bus terminal po at may git 55 mga kabahayan ang nalubog po sa putik at lupa na dulot po ng landslide dito. At sinasabing may isang minahan, ang pangalan po ay Apex Mining Corporation, ay nandun po malapit po dun sa kinagarapan ng landslide. At sinasabi naman po ng DENR, ng Mines MGB po, no, yung ating ahensya na sumasakop po din sa mga minahan, ng MGB, Mines Geosciences Bureau, ay sa labas naman po daw ng mining operations ng Apex Mining. Pero may nasaga po akong balita at may nabasa po akong statement ng Apex Mining ay tutulong naman po daw sila dun sa mga namatayan at mga nabiktima nitong landslide. Pero ang nakapagtataka po ay ito po ay catastrophe na po. Maraming namatay na hong Pilipino. Wala pa po tayong naririnig na mga anything from the civil society regarding this news, no? So patuloy po nating aantabayanan ito at patuloy po ang trabaho ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, gayon din ng NDRRMC, katulong po ang kanilang mga local government units sa area upang sa gayon ma-retrieve pa itong mga iba pang mga naging biktima nitong landslide. Sa mga balita pa rin po, nako, napakainit mga kababayan, no? Itong PUV modernization, no? Sapagkat ang ating Pangulo ay nagbigay na naman ng isang deadline, April yata, para makonsolidate itong mga prangkisa. Alam niyo po mga kababayan, itong prangkisa, ito po ay isang paintulot ng pamahalaan para makapag-operate po yung mga transport cooperatives. Sa ngayon po kasi, marami pong mga transport groups, dalo tigit mga jeepney transport groups, ang hindi po sumasang-ayon dito po sa plano ng pamahalaan na i-consolidate po yung kanilang mga prangkisa. No? Sapagkat ang balak talaga ng pamahalaan sa bawat ruta ay mayroon pong dapat organisado yung mag-ooperate dyan sa pamamagitan ng isa o dalawang prangkisa. No? Sapagkat ito po, yung mga kooperatiba pong ito ay inaasahan po na magiging mas efficient at magiging sistematiko
yung operasyon po ng mga PUB dito sa ating bansa. Ang problema, at matagal na pong inarticulate ito ng ating mga jeepney drivers at mga jeepney operators, hindi naman po sila tutol na magkaroon ng modernisasyon. Ang tutol po sila sapagkat na napakamahal daw, no, ng mga bagong jeepneys. At pero may isang local jeepney manufacturer po, ang Saraw, no? Sinasabi nila na kaya naman nilang magbenta at gumawa ng mga modern jeepneys, no, na mas mura dito po sa mga foreign, no, modern jeepney manufacturers. Isipin mo, sang-ayon po sa balita po ng isang pahayagan, ano, ang mga pinahintulutan daw ng pamahalaan ay mga foreign, mga Chinese car and modern jeepney manufacturers. Kala ko ba bagong Pilipinas po tayo? Kala ko ba ang hangad ng pamahalaan ay matulungan itong ating mga local manufacturers? Bakit? Marami naman po tayong mga local, at sinabi na nga ng local na kaya-kaya nilang gumawa ng modern jeep. Ba't di po natin suportahan? Ba't sinusuportahan natin mga Chino, no? Nakikita ko po dito sa tala, no, ng mga 54 modern PUV models, no? Ang locally manufactured assembled lang ay 34, pero ito po ay manggagaling sa ibang bansa, no? Kaya nakakapagtaka, no? Ang sabi ng ating pangulo ay kailangan bagong Pilipinas susuportahan itong mga lokal na mga entrepreneur, pero nakikita ho natin din sa talaan puro incheck ito ano ho nangyari? Ang tabayanan po natin ito, mga babayan, ano, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo down below kung anong tingin ninyo, bakit ganito? Imbis na supportahan ng mga lokal, mga dayuhan po ang sinusuportahan. Bonget o PBBM, baka pwede nyo tignan ito, no? Sapagkat maaaring ito ay pagmula na naman ng hidwaan, no? Sa pagitan ng ating mga PUJ drivers at operators. At speaking of franchises, kani-kanina lamang po isang pahayagan ang naglabas ng balita na mayroong umuugong na balita ng pagbabalik ng ABS-CBN sa ere. At ito po raw, sang-ayon doon sa balita na yon, ay ito raw isa pamamagitan ng franchise ng SMNI. Matatandaan niyo po ninyo, no, yung SMNI, ito po ay pag-aari di umano ng Swara Sug, no? Isang korporasyon po ito na ang chairman daw ay isang religious preacher na ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy po, kung matatandaan ninyo, ay ito po ay matalik na kaibigan, no, at dating spiritual advisor ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dahil po sa mga pahayag laban sa speaker natin, si Speaker Martin Romualdez, gayon din po sa mga pahayag laban sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang esposa na si First Lady Lisa Araneta Marcos, napagtulungan daw ito, di umano ng House of Representatives, at in fact, pinatatawag itong si Kibuloy para dito sa ongoing na House Committee Probe, no? Hingil sa kung sususpendihin ng mas matagal-tagal o talagang kukunin na yung franchise ng SMNI. Sang-ayon po dito sa report ng isang pahayagan, maaari daw gamitin ng ABS-CBN itong franchise na babawiin mula sa SMNI. Kayo po ba ay naniniwala doon, mga kababayan? O mag-subscribe po kayo dito at mag-comment po doon kayo sa comment section. Pero sang-ayon po sa ating nalalaman sa batas, hindi po pwede yan. Sapagkat ang isang franchise po ay specifically, ibig sabihin, meron po talagang pinaglalaanan yan na espesipikong juridical entity. Ibig sabihin, ay hindi po pwedeng gamitin yan. Kunyari, ibinawi dun sa isa, ibinigay dun sa kabila, ay hindi po yan.
para ho makabalik ang ABS-CBN sa ere, eh kinakailangan ho ay isang particular na franchise ang ibigay dyan ng Kongreso. So talaga hong dadaan sa Kongreso kung mabubuhay po at muling mag-ooperate sa free air, no? Ito pong ABS-CBN. Mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin sa OFW, kailangan hong natin liwanagin ito eh. Sapagkat alam nyo, ang ABS-CBN naman, hindi naman namatay. Ang nangyari lang ho, ay nawala ho ito din sila free air. At dahil dyan, substantial nakita po ang nawala sa kanila. So, ang ginagawa ho nila ngayon, ay nag-shift sila. No? Nagiging content provider. At tulad ng parang Viva Entertainment, parang ganun na sila ngayon. No? At lumalabas din ho naman sila sa free air, dun sa A to Z na channel. Pero mababa ho kasi ang register niyan, mababa ang pag-suporta ng publiko. Kaya ang nangyayari, siyempre nawawala ng kita. No? At saan ho ba nagbunsod, by the way, itong balita na mabubuhay po sa 2024, ito pong operasyon ng ABS-CBN. Actually, mali yun eh. Hindi dapat operasyon, pagbuhay ng operasyon. Kasi patuloy naman sila nag-ooperate. Pagbalik doon sa free air, sa pamamagitan ng isang franchise. Eh nagmula ho daw doon sa Christmas party ng mga ABS-CBN employees nung si Carlo Katikbak, yung presidente at CEO nila, eh sinabi doon sa mga empleyado na malaki ho daw ang pag-asa at may supresa. Pero hindi naman sinabi ni Carlo Katikbak kung ano yung supresa na yon. Ang pagkakaalam ho natin dyan ay mabuti po ang relasyon ng ating mga taga-administrasyon ng Marcos Jr., lalo tigit ito mga close associates ng Speaker of the House, sa mga may-ari naman ho ng ABS-CBN. Pero kung sasabihin na babawiin, no, ni Speaker ang prangkisa at ibibigay sa ABS-CBN, eh napaka-imposible po nun. Okay. Pagka terminate nila o binawi nila yung prangkisa ng SMNI, eh yung SMNI lang po ang magiging apektado doon. At di ho magkakaroon ng ganansya ang isang separate entity katulad ng ABS-CBN. Okay po, maliwanag po yan, no? Baka kasi mabudol-budol kayo, no? Maniwala kayo na may ganyang ek-ek. Eh, sa totoo lang, hindi ho pwede yan. Okay, speaking ng nabanggit ho natin kanina, si Kibuloy, malapit na kaibigan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di po ba? Okay, may isang panayam po sa ating dating Pangulo at sinasabi po niya, no, na siya po ay talagang retired na sa politika. In fact, siya po ay, sabi niya, quote and unquote, siya po ay banal na tao na raw, holy man. Ba? Ito po ay good news, no? At siguro marami masusupresa kasi alam niyo naman, no, nung panahon ni Presidente Duterte, eh, ang dami niyang comment eh, regarding sa religion, sa Diyos, etc. In fact, sinabi po niya eh, doon sa Catholic Church na, oh, bakit kayon kumikilala sa ano araw ng patay? Eh, yung mga patay daw, eh, mga, ano raw yan, mga drunkards. Ano ba yung drunkards sa Tagalog? Mga manginginom. No? At marami pa siyang sinabi noon dati, di ba? Na pagka narinig ng mga kaparian at ng mga madre at ibang, at hindi lang sa mga miyembro ng Catholic Church, kundi maging sa miyembro ng mga Christian groups, eh talagang kahindik-hindik. Pero sinasabi daw niya ngayon, siya ay tapos na, ayaw na raw niya una ng piritika, at siya po ay nagsisimba 3 beses sa linggo, isipin niyo yun. 3 beses sa linggo po. Eh siguro, tatakot na, no? Sapagkat 78 years old na po ang ating kagalang-galang na Pangulo. At sabi ko nga eh, palagi sa kanya eh, pahinga ka na, Mayor Digong. No? Hayaan mo na yung mga bata na sila naman ang mamulitika. Eh, ikaw eh, tapos na. At sabi nga niya eh, well, wini-welcome ho niya yun yung kanyang retirement. In fact, parang nandidiri daw siya na mamulitika. Eh, ewan ko kung totoo yung sinasabi niya. Kasi a few days before na sinabi niya na kanya ay talagang retired na, eh, nagsabi pa nga siya na siya ay kikilos para sa separasyon, oh, ng Mindanao, no, sa Republika. No? At
kung siya raw ipapalarin at makabalik sa pwesto, eh kanyang papa-aresto itong mga miyembro ng House dahil sa pagsuporta nila sa charter change. Okay, nabanggit ko kanina, by the way, ha, si Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, eh kinakailangan daw i-separate yung Mindanao galing sa Republika. Ang latest do doon, mga kababayan, napakarami na ho natin mga mambabatas ang hindi po sumusuporta dito po sa panawagan ng ating kagalang-galang na dating Pangulo. In fact, itong bago nagtapos ang linggo, mismo ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., eh sinabi niya na mas mabuti daw na at mas matatag ang bansang Pilipinas kung kasama doon ang Mindanao. Ibig sabihin yun, eh sinasabi na niya na kanyang tututulan itong anumang kampanya eh para i-separate, no, itong Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. So, mismong chief executive na po ang nagsalita, mismong presidente. So, kapag tinuloy-tuloy nyo pa yan, eh, sino ba nagtutuloy niya ngayon? Sabi ni Duterte, si Pantaleon Alvarez na, yung dating speaker. No? At sabi naman ni Pantaleon, eh, wala naman silang deadline, pero patuloy nilang ginagawa yung pangangalap ng lagda sa Mindanao. Eh, sige, ipuwitin ninyo, pero nagsabi na po ang Pangulo na hindi po siya suportado dyan. Dun sa panawagan na i-separate ang Mindanao mula sa Republika. At speaking ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ito na po yung pangatlong mainit, ano? Panglimang mainit, eh siya po ay itutulak daw niya itong economic cha-cha. Ibig sabihin nito, ang sinasabi lang ng ating Pangulo, eh wala naman nudong mawawala kung i-change natin yung economic provisions ng ating konstitusyon. Sapagkat ito daw ay balakid para sa pagpasok ng foreign investments. Aba, teka muna. Eh may lumabas na balita kani-kanila lamang na sinasabi ho ng NEDA na may git $14.7 billion na raw ang na-generate ng mga travels ni Bongbong. Oh, eh may pumapasok naman palang foreign investment eh kahit na hindi natin baguhin ang economic provisions ng ating konstitusyon. Eh ano pang sinasabi nyo rito? Di ba? Eh talaga bang yung konstitusyon ang balakid para sa pag-unlad ng ating bansa? Hindi po. Sang-ayon po sa maraming pag-aaral na ng World Bank, International Monetary Fund, ng Asian Development Bank, maging ng AIM at ng iba't iba pang mga lehitimo at napakatataas na respetadong mga academic institutions, ang sagabal po sa pag-unlad ng Pilipinas at pagpasok dito ng dayuhan ay corruption. No? Yung kawalang trust ng mga businessman, no, dito po sa ating mga prosesong pampamahalaan. Yung po ay number one. Ang number two, yung red tape, no, yung mabagal, no, na pagproseso ng mga permit, etc., etc. Hindi po yan pagbibigay ng pahintulot sa mga dayuhan na mamuhunan dito at bilhin yung ating mga lupa. Sapagkat yun po yung sinasabi nilang economic chacha eh. No? Pahihintulutan yung mga dayuhan na direktamente magkaroon po ng kakayahan o karapatan na bumili ng lupa dito. Yun po yung ano. At ikalawa, yung karapatan din na mag-operate, no, ng mga ahensya, lalo tigit ng advertising dito sa Pilipinas, na ikamamatay po ng lokal na industriya dito. No? So kung sinasabi ng ating Pangulo na ito ang bagong Pilipinas, eh mukhang taliwas ito dun sa sinasabi ng ating, yung dati niya sinabi na bagong Pilipinas na ang magaganansya rito ay mga lokal, mga Pilipino mismo. Mukhang hindi. Eh sabi nga, di ba ng commercial eh, kaya daw mag-economic chacha dahil may naetsapuera. Naetsapuera. Okay, totoo yan. Totoo naman na itsapuera, mamamayan. Pero mga dayuhan, naetsapuera,
Kung dahil sa pera man sila, eh ba't mo papapasukin? Diba? Ba't mo papapasukin dito ng fully? Ikalawa, yung mga provision tungkol sa ekonomiya sa ating saligang batas, eh sufficient na. Sang-ayon ito kay dating Chief Justice Antonio Carpio at maging ng iba't ibang mga experts na pang-legal at pang-ekonomiya. So, walang saysay kung magkakaroon ka ng economic tsa-tsa. Pero kung sasabihin ng ating Pangulo na babaguhin niyang buong konstitusyon, eh maaari pa ho yun. Sapagkat sa totoo lamang, hindi naman economic provisions, may mga certain provisions talaga na sa ating saligang batas na kailangan na ng pagbabago. Bakit ka mo? Sapagkat mabilis na po ang pag-unlad ng mga bansa sa labas ng Pilipinas. At ang epekto po ng globalisasyon ay hindi lamang po sa ekonomiya natin, kundi sa ating social at pang-political na buhay. So doon ang problema, doon ang may dapat pagbaguhin. So, pero dahil may mga surveys na nagsasabi na takot ang mga Pilipino sa political tsa-tsa, eh kaya inuuna yung economic tsa-tsa. Pero malinaw talaga yung premise. So yun po mga kababayan, ano? Ang mga maiinit na balita dito sa ating bansa ngayon, tumutok lamang sa currentph.com at pumunta ko kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa ating mga Facebook channels, gayon din sa mga iba't ibang mga assets para sa mga pagmamainit na at mga nagbabagang mga balita at talakayan dito naman po sa Current Page sa Hot Topics. Ako po naman si Ricky Rivera. Maraming salamat po at mabuhay po ang bansang Pilipinas.